Florentino, galing siya ng... Ah, marami ka palang pinuntahan. Apo. Isang Libya Japan. At saka isang Japan. Gano'ng kakatagal sa Libya? 10 months lang po. Dapat po kasi 1 year. Eh, nangyari po, nagkaroon ng gera. Oh. Tapos po, napauwi po kami. Na-repatriate po ako. Anong trabaho mo doon? Janitor po. Janitor. Apo. Sa... Bali, ang in-applyan ko po doon ay waiter po. Pero... ang napuntahan po namin ay naging janitor. Paano yun? Yung in-applyan nyo, tapos pinagtanggap sa inyo, kunyari, nag-apply ka nga, waiter, tapos ginawa sa inyo janitor. Legal ba yun? Pwede ba yun? Hindi ko po alam, pero nung nado na po kami, wala na po kami choice. Di, gawin na lang. Gawin na lang. Gawin na lang po kung ano yung naka-assign. Anong sabi ng ano, nung ahensya mo? Wala din po. Wala. Sabi nila, eh, ganun talaga, diba, sabi po sa amin dati, ano, all around. So, kung saan ka ma-assign. It's either waiter, tagalaba, ganyan. Ay, sakto kung po, napa-assign ako sa tagapulot ng basura, sa disyerto. Pero mulat ka naman na pwedeng ganun na mangyari. In-explain ba sa inyo na, pagpunta nyo doon, ha, all around, depende kung saan kayong departamento, o nabigla ka na dyan. Ano, ang alam ko po talaga, waiter po. Pero nandiyan ka pa rin sa ahensya na yan? Wala na po. So, sinabi mo sa kanila na I will leave ya? Ay, oo, doon ka papunta pala sa joke na yun. Kala ko galit siya eh, no? Sorry. Pero may connection naman. I'm Libya! Libya alone! Libya alone! Pwede mong sabihin niya yun. Oh. This is not what I went here for. Oh. So, I will Libya. Sayang, sana dati nasabi ko yan. Naku, bakit kayo wala kasi tinuro? Diba sinabi ka doon? Dapat nag-message ka sa Instagram. Oo, may mga joke ka pala eh. So, dear Vong. Oo. Oh. Kasi nag-apply akong waiter. Oh. Ginawa ako janitor. Ano bang pwede kong sabihin? Ayun. Ito lang. Ano ba nangyari? Sa kabang bansa? Libya. Libya po. Oh, ganun sabihin mo. Kung ayaw mo na sa kanya, I will Libya alone. Libya alone. Oh, ganun. Eh, paano naman, Bong, kunyari, nasa ano siya? Nasa Dubai. Dubai. Tapos, minabaltrato siya. Gusto niya na umalis. Anong sasabihin niya naman? Ayoko na sa inyo. Paalam. Dubai! Ah! Kalik. Ano pa? Ano pa? Matandami lang. Ibulo mo sa akin ang pambala mo dyan. I-fit kita. Hindi ako nag-mercy. Japan. Galing din siyang Japan. Oh, kanyari, saan sa Japan? Sa Yokohama po. Ang hirap. Yokohama. Yokohama. Yokohama? Kunyari. Sabi mo, aalis na ako. Aalis na ako. Kasi gusto mo gusto ko kimchi. Gusto mo maha. Yokohama. Oh! Yokohama. Baliktad. Ang hirap naman ng Yokohama kasi. Doon ba siya galing? Yokohama. Doon po ako galing ng 3 years po ako doon. Pag sa Kuwait ka naman, ayaw mo na. I quit! Diba? I'm leaving you. I quit. Eh kung Saudi. Saudi? Aalis na ako! Saudi ko gusto dito! Pete, ano Saudi mo? Saudi ko na gusto! Florentino. So, tag dito, maraming ganyan, no? Yung ipinunta mong trabaho, hindi ganun yung dinatnan mo, okay. Tas wala ka nang nagawa. No. Pero kung may magagawa, hindi ka talaga nagreklamo. Kunyari, tumawag ka sa OWA. Sa overseas... ano may OWA? Overseas Workers Welfare Association ba? Ano ba yung paki-check? Kasi di mo may OWA, pwede kang humingi ng tulong. Kasi yung mga panahon na po yun, 22 lang po ako, wala pa akong alam sa mga ganun-ganun bagay. Basta kung ano po yung dumating na trabaho, kung pinasok ko po agad dahil kailangan po ng kapatid ko mag-aral. So, ano naramdaman mo nun? Kasi registered nurse. Eh, sa Pilipinas po, pag nag-usot ako ng gloves, kasi mag-o-opera. Oh. Pero pag sa ibang bansa, mag-usot ako ng gloves kasi mamamulot ng basura. Ibang gloves. Oh, yun nga. Kasi nurse siya. Isa po siyang nurse sa Pilipinas. Graduate siya ng nursing, pasado siya ng board exams, registered nurse siya. Tapos dumating siya sa Libya at naging janitor. Masakit ba yun sa damdamin mo? Masakit po, pero mas matimbang yung kagustuhan ko ng mapag-aral po yung kapatid ko po sa ng pag-aaral. Tsaka kasi that time po, kamamatay lang po yung nanay ko. So, kailangan ko pong supportan po yung pamilya ko. Oh. Masakit yun kasi iba yung expertise niya din. Pero kung tutuusin, ang isang nurse at isang janitor, pareho lang rin naman ang importansya. Correct.
Oo, pareho rin naman yung ano, trabaho. Kaya meron tayong tinatawag na dignity of labor. Yes. Diba? Kumbaga, hindi mas... Sa totohanan, di ba, pareho lang namang may importansya at halaga yan. Pero ang tanong ko lang, nung nalaman mo ba yun, kinuwento mo ba sa pamilya mo? Hindi po, siyempre. Hindi nila alam na dyan. Hindi janitor. Po nila alam na namumulto ang basura. Bakit? Ba't di mo kinuwento sa kanila? Ano po kasi, siyempre, ayoko pong mag-alala. Hindi lang yan ang nangaranasan ko doon. Marami akong naranasan, pero hindi ko kinakwento. Kasi ayoko po silang mag-alala. Tiniis mo na lang at pinaglabanan mo hanggat kaya mo, kinaya mo. Apo. Sorry. Ano ba yung ibang mahihirap pang pinagdaanan mo na kaya mo lang i-share? No pressure kung hindi mo gustong i-share. Lahat ba yan hindi pa nakukwento hanggang ngayon sa kanila? It's okay, no, kung ano, kung hindi ka komportable. So, nung nagpulot ka ng basura sa Libya, ilang buwan mong ginawa yun? 10 buwan po. 10 months po. 10 months. Tapos? Tapos, after po nun, yun, masaya po ako nung nakabalik po ako. Nung masaya po ako na nagkaroon ng, nung narescue po kami ng Philippine Embassy. Tapos, umuwi po kami ng Pilipinas. Pero pag kinakamusta ka ng mga magulang mo, anong kinukwento mo sa kanila? Kung okay ka ba dyan? Masaya ka ba dyan? Nanay ko po kasi wala na. Yung tatay ko po, minsan ko lang din makatawag. Dahil sa disyerto po kasi walang masyadong signal. Aakit pa ako ng bundok para lang magkaroon ng signal. Kaya limit lang po yung pag-contact ko sa kanila. Baka sa ilalim ng buhangin meron. De, joke lang, pinapatawa lang kita. Pero nahirapan ka sa unang biyahe mo, pero umalis ka ulit. Nagpunta ka ulit ng Japan. Bakit may tapang ka pa din na makapag-Japan ka? Kasi po, hindi pa po nakapagtapos yung kapatid ko sa pag-aaral. Kailangan ko po mag-abroad po ulit. Purpose eh. Ano siya? Purpose-driven. Mm-hmm. Yung kahit anong hirap, hindi ako ihinto tutuloy hanggat ilaba. Hindi tapos yung purpose ko. Ang purpose. Siya. Ganda. Nandito ba yung kapatid mong pinagtatapos mo? Ayun pong nasa gitna po. Ayan. Ah, hi ate. Hi, Lizelle. Ayan. So, nakapagtapos ka na? Opo. Anong kurso mo? Education po. Wow! Ikaw yung pawis at hirap ni ano, ni Florentino. Alam mong janitor siya nung mga panahong yun? Hindi po. Ngayon mo lang... Opo. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa kuya ko kasi eh, kung wala po si kuya, wala po ako dito. Wala ka dito? Hindi ka nakasama? Siyempre, ano, siya kapagtapos sa pag-aaral. Hindi, pinapasaya ko lang kasi usapan. Kasi masyado naman, marami nag-iiyakan kasi, I will leave ya! Sorry! Don't quit! Don't quit! So, di ko na gusto dito. Kung gusto mo na, Dubai! Okay. So, di ba, yung napakaswerte mong kapatid, no? Yung mama ay tatay mo? Tatay ko po. Kamukha. Tatay! Ngayon pong narinig niyo po yung kwento niya, ano pong masasabi po ninyo? Ako po yung napapasalamat at naging anak po ko siya. Kung hindi po, dahil po sa kanya, ay hindi po makakatapos sa aking anak. Dahil po, nung siya po'y pinapaaral namin, ay kami po ay isang dating biyahero sa Divisoria. Ay nung pong time na wala po ang kanyang ina, ay wala na rin po kaming puhunan. Kasi malaking naging gastos po namin bago nawala po ang kanyang ina. Kaya po, siya po nagpursige na makaalis para lang po sa amin pong bunso. Kung iisipin mo, di ba parang ano, ang lungkot, pero sa dulo, it's triumph. Tagumpay siya, di ba? Kasi yung purpose mo, natapos mo, nagawa mo, nakapag-aral siya at nakapagtapos siya. Congratulations! Isa kang superhero. Congrats! More than yung mga material na uwi, di ba? Isang nakapagtapos. BiyaHERO, bagay na bagay. At hindi lang yan ang mabibigat mong pinagdaanan. Marami pa. At hindi na namin iisa-isahin. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, gusto naming sabihin sa'yo na napakatatag mo at isa ka talagang bayani at malayong-malayo pang mararating mo at may magandang buhay na nag-aantay sa'yo dahil yung uri mo ng pagkataong meron ka ay napakaganda. Maganda ang puso mo at mapagmahal ka sa pamilya mo at nakikita yun ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung pinagdaanan mo at yung ginawa mo at may magandang biyayang nag-aantay para sa'yo. Maraming pong salamat. I just wanna hug you right now.
Tsaka yung ginawa niya sa iyo, Vice, eh. Para sa lahat ng winish niya para sa iyo, di ba? Mag-message pa siya sa iyo, para sa iyo. Lalo nga ako natatouch kasi nag-wish siya ng maganda sa kapwa na hindi niya kilala. Samantalang, siya din naman may pinagdadaanan at that moment, di ba? Pero ako, hindi ko naman siya na-wish that time. Hindi ko na-wish pa. Di ba? Na, I'm sorry, hindi ko nabasa yung message mo. Hindi ko na ibalik sa iyo yung magandang wish mo sa akin. Pero ngayon talaga, I am praying na sa Panginoon na dumating na yung mga biyaya at yung mga inante mo gaganda kasi deserve mo. Sana, alam ko namang darating yan, pero Lord, sana po dumating na agad para sa Kanya. Maraming pong salamat. Yehey. Tsaka po, hindi ko pa alam bakit ako napunta dito kasi hindi naman ako talaga yung taong pala audition, ganyan, or mahihiyain kasi talaga ako. So, isip ko, yung purpose ko na lang bakit ako narito is to inspire yung mga OFW na huwag sana kayong sumuko. Dahil tulad ko na maraming pinagdaanan, hindi sumusuko. Kaya saludo rin ako sa inyo na mga ginagawa niyong paghihirap at pagisika. Si God ang bahala sa atin. Alam mo, ang dami mong pinapaiyak na madlang people dito sa storya ng buhay mo. Pwede si Karin umiyak na rin. At saka, tama yun, ano, huwag kayong susuko. Pero, huwag kayong susuko, pero huwag rin tayong magpapaabuso. O, tama. Totoo diba? Din yan. Pilitin nating huwag magpaabuso. Maraming mga abuso sa paligid, banyaga, o kababayan. Huwag tayong magpapaabuso. Mahalin din natin ang sarili natin habang hindi tayo sumusuko. God bless you. Maraming salamat. Okay.